Hello guys, welcome back all sa aking channel. Pag-aaralan natin yung 25 minutes by Michael Learns to Rock. Simulan na natin. Ang intro nito guys, tatlong chords lang. Ganito, G. Tapos C. Yung last ID. Pero tuturo ko rin guys yung intro na ganito. Okay. Sa mga beginner guys, kahit ito lang yung gamitin yung intro, pwede yan, yung G. Yung C. D. Tapos verse ka na. Okay, turo natin guys yung ginawa nating plucking na intro, yung ganito. Una, dito muna tayo sa chord ng G. Ganito yung position ng inyong G, guys. Ganyan. Naka-open yung second string dyan, yung original na G yung gagamitin natin. Tapos, ganito yung ipa-pluck nyo. Yung second string, magsasabay yung sixth string at second string. Yung bass ng G. Yon, tapos second string ulit, dito sa first fret. Tapos dalhin nyo sa third fret. Ganito siya. Yon, dalawang beses nakalabit dito sa third fret. Okay, then second string ulit guys, yung pipindutin natin dito sa first fret. Tapos i-open natin 'yan. Then third string, second fret. Tapos second string ulit, first fret. Ganun yung magiging tunog niya guys, ulitin natin. Okay, second string, first fret. Tapos open. Then third string, second fret. Tapos second string ulit, open. Then second string ulit dito sa first fret. Tapos isasabay mo na yung fifth string, yung bass ng C. Dahil magsi-C formation ka dito. Ulitin natin. C. Okay, sabay yung fifth at second string. Okay, natapos na dun sa C guys, dun tayo sa chord ng D. Ganito na lang yung gagawin natin. Okay, second string guys, kakalabitin nyo yan ng open. Ibig sabihin, walang napindot dyan. Tapos second string dito. Third string pala guys, dito second fret. Yon, nauna kong kinalabit yung second string, open. Basta nakapindot yan guys ha, yung third string sa second fret. Tapos second string ulit. Then third string. Tapos third string ulit, pero i-open na natin yan. Then fourth string, open. Ganun siya. Pag binilisan natin ng konti, ganito. Then, papasok ka na sa verse. Buhayin natin guys, napakadali lang naman ito. Okay, isa pa. Okay, ganun lang guys. Tapos verse, ganito. Ito yung mga chords niya guys, pakita natin. G, D, next dyan ay E minor, then B. Okay, B na ganito kung sanay kayong ganyan.
Kung hindi nyo pa kaya mag-bar chords, itira nyo yon. Tapos yung hintuturo ay dalhin nyo sa first string ng second fret. Next chord ay C. She is the... Then G, girl. Tapos A. And I really want to make her... D. Okay. Dito sa unang verse, uulitin nyo yung chord set na yun. Babalik ka ulit sa G. Okay, di ba ang dali lang ng verse, guys? Doon tayo agad sa kanyang refrain. Ganito yung refrain niya. Okay, bali ang unang chord sa kanyang refrain, guys, ay D slash F sharp. Okay, mag-position lang kayo ng D. Okay, kung kaya nyo, guys, gamitin itong inyong thumb para ipang pindot dito sa 6th string ng 2nd fret. Yan, bass ng F sharp. Tapos G, okay? Ganyan, kung kaya nyo yan, guys, D over F sharp. Pero kung hirap kayo dyan, ganito na lang yung gagawin nyo. Itong 6th string lang yung pipindutin nyo, 2nd fret. Basta ang i-strumin nyo lang ay yung 6, 5, 4 na string. Okay, pwede yan, guys. Pwede rin ganitong D over F sharp. Pero para mas madalian kayo, ganito na lang. Isang string na lang. Then G, tapos babalik ka doon sa unang chord. Then G ulit. Yan, 2 times naman nakalagay dyan. Okay, then B minor. C in time. Tapos D sus 4. Yan, yung D sus 4, guys, dinagdag ko lang itong hinliliit, ha? Dito. Kasi yan, dinagdag ko lang itong hinliliit sa 3rd fret. Okay? Then, D. Aalisin mo lang yung hinliliit. Ganun lang yung refrain niya. 2 times na uulitin. Tapos babalik sa D, F sharp. Mas maganda, guys, kung sanayin nyo to, yung D over F sharp na ganito. Yung talagang normal na D, tapos itong tab nyo ay ipipindot nyo rito sa 6th string, 2nd fret. Ganyan yung magiging tunog nyo dapat. Kasi pag ganit yung normal na D over F sharp, di ba ganito yon? Pwede rin naman, pero mas maganda yung tunog ng ganito. Dapat nakapindot yung first string, second fret. Okay? She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she was singing this. Okay, bali dito sa refrain, guys, ay tigto 2 counts yung paglipat, strumming pattern, mabilis na paglipat lang. She looks so lipat. In a wedding dress, but she's crying while she was singing this. Okay, then chorus. Napakadali lang ng mga chords dito sa chorus. Yan, G. For 4 counts yung strumming pattern na dito, guys. Sorry,
Simple lang, di ba? Kung dinadahan-dahan natin yan, talaga makukuha natin yan, guys. Basta alam niyo yung kanta. Walang problema yan. Then second verse, ulitin nyo lang yung mga chords sa unang verse kanina. Refrain ulit, guys. Iba yung lyrics, pero same lang ng chords. Ibang lyrics ba yan? Basta ganun pa rin yung mga chords sa refrain niya, guys. Okay, then bridge. Okay, yung bridge niya, guys, F. Konti lang yung mga chords niya. Then C. G. D. Okay. Then meron tayong run na gagawin. Okay, pwede ganun. Yung D. Mabilis kang mag-E minor papuntang F. O kaya, ganito na lang. Diba, dito tayo sa D. Tapos sa D. Yung bass na lang ng ito, yung 6th string na lang. Yan, open. Strumin mo, naka-open yan. Papuntang F. Ganito. Yan, papuntang F. Ulitin natin. Ito, ganito. Okay, then this is for. Strumin mo lang ng isa. Then, aalisin mo yung pinky finger para maging D. Okay, buhayin natin yung lahat ng bridge niya. Then chorus last. Then uulitin nyo, guys, yung chorus niya. Still late.
Yun. Pag natapos na yun, guys, uulitin nyo yung intro kanina. Still in a day. Tapos matatapos sa chord ng G. Okay. Kung di nyo kaya yun, ay yung tinuro kong pamalit na intro kanina, yung simple lang, yung G, C, D. Okay, di ba? Ganun yan. Tapos G. 25 minutes. Ganun lang kadali, guys. Salamat po at shoutout sa inyong lahat. Bye-bye!